isang mapagpalang araw po sa inyo mga ka-YouTube. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, ilang linggo na lang po, araw na lang ay malapit na po ang paghuhukom sa paghalal natin ng mga kandidato mula lokal hanggang dun sa pinakamataas na posisyon. Yan ay ang pagka-presidente at vice-presidente. Ngayon pong araw na to, magre-react lang po ako dun sa survey na lumabas ng Pulse Asia. Para po sa akin ay hindi po ito sumasalamin sa talagang actual na kalalabasan ng boto. Dahil po kung titingnan natin, 2,400 lang po ang respondents doon. Ang registered voters po, sa mga hindi po nakakaalam, nasa 69 million po ang registered voters. Pero kadalasan, hindi naman po lahat bumoboto yon. Ang turnout po ng boto ay lalabas na siguro po ang pagtansya ng COMELEC nasa mga 50 million. Yun po yung kalalabasan ng boboto kasi yung iba po hindi makakaboto. So para po sa akin, pag i-divide nyo po yung respondents 2,400 sa 50 million, lumalabas po ay 0.005%. Ganun po katindi ang pagkakaliit ng porsyento kung ikukumpara natin sa dami ng actual na boto. At ito hindi sumasalamin, kaya huwag po kayo magpapaniwala dyan sa survey na yan. At mukhang may kinikilingan yung survey na yan dahil masyadong malayo ang porsyento. Gayong itong kandidatong ito ay hindi naman umaattend ng mga debate, mga forum, hindi siya nakikilala ng mga tao, marami nang lumipat sa mga kampo niya. Dahil minabasa nga po ako, isang supporter po ng Pulahan ay lumipat na po sa Azul o sa Bughaw, kaya Isko Moreno. Kaya para sa akin po ay hindi ito sumasalamin sa actual na kalalabasan ng resulta ng eleksyon. Kaya huwag po tayong maniwala rito. Napakalit po ng porsyento. Pangalawa po ay yung klasifikasyon po ng mga grupo, kabataan, senior citizen, LGBTQ, yung mga mahihirap, mga mayayaman, mag-aaral, kabataan, marami pong hindi ikinonsidera. Kaya huwag po tayong mapaniwala dito sa survey na ito. Kinokondisyon lang po ang isip ng mga tao, ang mga nananahimik na taong bayan na meron silang sariling pagkapasya ay pinangungunahan ng survey na ito. Kaya hindi po ako sang-ayon sa survey na ito. Hindi po yan sumasalamin sa magiging resulta ng eleksyon. Kaya ako po ay hindi naniniwala dyan sa survey na yan. Kaya huwag nyo pong tingnan yung survey na yan at huwag nyo pansinin. At kung ano po ang ipagpasya ng ating puso, yun po ang ating iboto. Kung sinong ating kusunada, yun ang ating ihalal. So yun lang po, magandang araw po sa inyong lahat. Nag-react lang po ako dun sa survey na lumalabas.